Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, Tito Noise Vlogs here. Ito mga ano guys, mga kababayan ko, mga OFW. Hindi ba pag kunyari mag-a-abroad kayo, so magtatrabaho kayo sa abroad, particular sa Hong Kong mga kababayan ko. Ito, hindi naman babagating yung letter na yun, basta kasi may panibagong ruling, may restriction ang Hong Kong ngayon. 21 days na mag-i-stay ka. Alam niyo na yun kung ano yung 21 days. The Q. Yung letter Q. Ito, meron isang Hollywood star. Nakikita niyo ang larawan naman niya, picture niya, photo niya. Si Nicole Kidman. In-exempt ba naman? Bakit ganun? Porket artista, maging exempt na. May mga ruling na dapat 21 days ka magkukyu. Marami na rin affected yan ng letter C, di ba? Bakit ganun ang government ng Hong Kong? Parang may kinikilingan. Sinasabi na may exemption daw. Ayan, exemption are given for certain groups of people, including those whose travel is deemed necessary in the interests of Hong Kong's economic development. Arrivals who are granted such dispensation must follow strict requirements during stay in city to have their exemption status revoked. Parang hindi maganda tong Hong Kong has imposed some of the strictest measures in the world to control the spread of letter C. Alam niyo na yon. With travelers required to queue in designated hotels for up to 21 days. Tingnan mo. Tapos itong si Nicole Kidman yung 2 days ago pa, mga nakaraan araw pa, nag-shopping pa siya, pumunta sa isang event. May kinikiling But the government's decision to let Hollywood star Nicole Kidman skip letter Q has sparked outrage after she was seen visiting a fashion boutique in Central 2 days after arrival. Tinan mo? Talagang hindi na, maski ilang araw man lang, hindi ni letter Q. Ayan, the post unpack what you need to know what about letter C exemption in Hong Kong. Grabe. The government grants letter Q exemption to certain groups of people, including government officials, directors of listed companies, cross-border truck drivers, diplomats, and experts who are engaged in C research for the government. Napaka-unfair naman to. Paano yung mga Pilipino nating OFW? 21 days sila mag-letter Q. Tapos itong artistang to, in-exam, hindi naman siya government, official ba siya ng Amerika? O ng Australia? Australiana to Doktor ba siya? Ewan ko ba? Hindi ko malaman kung grabe, ibang klase. Health Department is, ang sinasabi pa rito, parang ang sinasabi ng Hong Kong National, Hong Kong Government, artista naman, Hollywood star. Hindi nga Napaka, naman ito, unfair naman ito. Paano yung mga ibang mga local, mga taga-Hong Kong dyan, paano yung mga simpleng Amerikano, mga gusto mamasya lang, lalo na rin yung mga OFW natin. Tapos, bibigay ng 21 days na queue. Si Nicole Kidman, after 2 days, pumunta pa sa fashion show. Kailangan, mapagsabihan to ng WHO, World Health Organization. Hindi pwede ganito, porket artista Napaka-naman to. Unfair to. Hindi magandang policy ng Hong Kong.
may exemptions. Ano naman siya, artista lang naman siya. Hindi ko nilalang, pero unfair sa mga ibang ano sumusunod sa batas sa Hong Kong. Yun ang mga kababayan ko, short lang to. Huwag naman sana yung mga ibang bansa, ano, may ini-exempt pa porket artista lang, porket Hollywood star. Hindi pa pwede yan. Pag 21 days, 21 days. Oh, eh, malay mo kung may dala to si Nicole. Mahirap na yan. Yun ang mga kababayan ko, ha. Don't forget to like to subscribe. Hit the bell notification. Ingat po tayo parati, ha. Kami, siguro itong week na to, once or thrice lang akong lumabas. Eh, mahirap na. Salamat po. Ingat. Bye.